So, hi guys! This is Aleia Jen and welcome back to my YouTube channel. So, for today's video, isi-share ko sa inyo kung ilang months nga ba ako nag-process bago nakalipad dito papuntang Hong Kong. So, nag-apply ako March 26. Ayan, kasi Thursday yan na araw. So, meron silang broker's interview personal. So, mismo yung agency ng Hong Kong na may-ari, si Ma'am Donna, pupunta ng Maynila. And then, siya mismo pipili, i-interviewin niya isa-isa. And then, pipili siya ng mga i-hire niya or i-market niya dito sa Hong Kong. So, I am a first-timer. And sa mga ex-abroad, 23 sila. Yung nakuha is 12. And then, sa first-timer, parang ano kami, 34 or 40, ganon. Basta marami kami, pero yung nakuha lang is 6. And isa ako doon. And then, in-interview kami ng broker ng personal. So, behave. And then, English is the must. And then, dapat magalang. Tsaka, nag-video siya. And then, mga tinanong niya sa akin, bakit ka pa mag-abroad? Eh, meron naman kayong sakahan sa probinsya. Sabi ko, hindi amin yung sakahan na yun at namumorsyento lang kami. And then, pinatayo niya ako mag-picture. So, always remember guys, huwag mag-picture na parang kikay-kikay ka na parang pumuporma ka lang sa labas. So, nakaganyan yung kamay ko nung pinicturan niya ako. Nilagay ko dito sa chan. Parang nakaganon. And then, yung isa kong picture is nakasmile ako. So, dalawa. And, okay na yon pagkatas nun, sabi niya pass. And then, umalis na ako. March 30, nag-training ako sa TESDA. And while nandun ako, tumawag sa akin yung agency ko na meron akong employer's interview bukas, 31. So, nung employer's interview na, ginalingan ko na, ito yung amo ko ngayon. So, parang 5 ata kaming pinagpipilian and ako yung lucky na nakuha. So, sana lucky. So, ako yung nakuha and then, ayun na, nag-start na yung process ko. By the way pala guys, habang nag-a-apply ako, inaasikaso ko na din kasi pag nakapas ka sa broker's interview nung March 26, binigyan kami ng copy ng mga requirements na kakailanganin pag first-timer. So, inuunti-unti ko na yung PAYOS, A-Registration, Certificate of Employment, NBI, tapos mga 2x2 picture, mga ganyan. So, pinagagawa ko na, tapos nag-training na din ako sa TESDA. Medyo risky lang yung ginawa ko kasi wala pa akong employer, tapos nag-training na ako sa TESDA. Pero, I know in myself na destiny ko to, kaya pinush ko talaga siya kahit na wala pa. Kasi kung hindi ako natanggap or may mali sa medical ko, mati-thank you yung mga requirements na pinagkukuha ko na. So, okay lang naman sa akin kasi nagtatrabaho pa ako ng time na yon. So, kaya naman kasi may work naman ako sa Manila. And then, pagkatapos nung tuloy-tuloy na yung process, nagpirma na ako ng job offer. Kasi natanggap ako ng March 31, natanggap ako ng employer, so pinareport ako sa agency. And nagpirma na ako doon ng job offer and everything. Nag-medical na din ako agad. Ayan, nag-medical ako kaagad kasi ang bilis lang naman ng medical. Wala pang 4 na oras, 3 oras, tapos ko na. And then, nagkuha na din ako ng, halimbawa medical ko ngayong umaga. Pagkahapon, diretso ako agad sa training center namin sa TESDA kasi kinabukasan mag-a-assessment ako. Kaya nung nag-apply ako, pagod, puyat, gutom. Ayan, naranasan ko lahat yan kasi nirush ko yung sarili ko. So, habang pala nag-a-apply ako or nag-aasikaso ako ng mga requirements ko is nagtatrabaho pa din ako sa mall and regular ako doon. So, nakakapag-leave ako. Kaya, nagagawan ko ng paraan na isingit tong pag-a-apply ko habang nagtatrabaho. So, pagkatapos noon, natapos ko na yung training ko and then nakapag-medical na din ako. Tinext ko yung agency kung fit to work ako and then yes, fit to work ako. And then, pumunta ako doon, nagbayad ako ng deposit na 5,000 for my photo and video and then 300 for my pag-ibig. And then, pagkatapos noon, may 700 na natira, total of 5,000.
So, yan yung ibabalik nila sa'yo pag alis mo na papuntang Hong Kong. So, bago ka lilipad kinabukasan, ngayon, ibibigay nila yung 700 mo na sobra sa 5,000. So, ayun yung mangyayari doon. And then, pagkatapos noon, April 12, pidos ko agad. Nagpidos ako kaagad. So, ano lang naman yun, 6 hours. So, yung umaga, pagkagising ko, 7:30, nandun ako sa Pidos. Ayan, nagsiselfon ako doon sa may gilid ng MRT station. Kasi alauna, may pasok ako sa SM Mega Mall sa Ortigas. So, sa MRT ako nakatambay ng 7:30, nakikinig sa Pidos, nagsusulat. Tapos mga 1:30, tapos na kami, nag-in na din ako sa trabaho. So, ganun ako guys, wala akong sinasayang na oras nung nag-a-apply ako. And then, pagkatapos nun, nagbilang uli ako ng 1 week and then OWA ko na agad. Diba, ang dali. Nag-OWA ako agad ng April 22. So, nag-OWA ako ng April 22 nang mas mabilis kasi ang nangyari nun, siningit daw ako doon sa OWA kasi nga daw, dumating na daw yung kontra ko pero copy lang, hindi pa yung ano... parang pinrint lang nila pero hindi pa yung totoong ano talaga yung contract na original. So yung amo ko kasi nung time na yon is wala talaga silang helper, so nagra-rush sila ng mga 2 months. Mag 2 months sila ngayon ng walang helper nung pagdating ko dito. So nagkuha sila kaagad and then parang sinabihan nila yung broker ko na si Ma'am Donna na madaliin yung pagpunta ko kasi parang dinagdagan nila yung bayad para meron silang katulong agad. And then pagkatapos nun, nag-OWA ako, kaya siguro pinuntahan na din doon ng amo ko yung contract and then pinirmahan na kaagad. Ganun siya kabilis. And then OWA ako for 3 days and pagkatapos nun, nag-antay ako, so nagtatrabaho pa din ako. May 15, nag-text sa akin yung agency ko dito sa Hong Kong na nandun na daw sa agency ko sa Pilipinas yung kontra ko na original and then ano pa yung sinabi niya, visa and then yung original na copy ng contract. So ibig sabihin nun, mga nasa 2 weeks na lang kasi sinearch ko sa Google. OEC kasi yung last na kukunin, so sinearch ko sa Google kung ilang weeks bago dumating yung OEC. So 2 weeks. So nung time na yun, kumuha ako agad ng ticket papuntang probinsya kasi uuwi muna talaga ako sa pamilya ko. Ayun, so uuwi muna talaga ako doon. So, ang nangyari, kinuha ko muna yung VAC certificate ko and then binigay ko na sa agency, tapos ko na din yung TESDA, kompleto ko na siya lahat. Tsaka ako lumipad papuntang probinsya and then nag-stay ako doon ng mga 12 days or 13 days. Tenext na ako kaagad ng agency ng Pilipinas na June 2 flight ko na papuntang Hong Kong. So, ganun kadali at kabilis yung ano ko, yung process ko. 2 months lang siya, guys. And then, nandito na ako kaagad. Yung ibang tao nga nagulat kasi kailan lang ako nag-apply and then nandito ako. Ganun kakapit yung swerte sa akin. And then, yung ticket na kinuha ng amo ko is merong pagkain na binilan niya ako ng pagkain while nandun ako sa ano himpapawid sa aeroplano. So, meron akong libreng food na binili niya. So, dun ko pa lang na ano na simula pa lang, mabait na talaga siya. Kasi yung ibang amo naman talaga, wala. Yung ibang kasamahan ko, walang palibreng pagkain sa kanila. So, parang nainggit nga sila kasi meron ako. Ayan. So, yung SIM card pala, baka magtanong kayo, isingit ko na din. Yung SIM card na Hong Kong SIM card, binigay sa amin yun ng agency namin bago kami lumipad. Ngayon nila binigay, bukas lipad namin papuntang Hong Kong. So, ngayon nila binigay na register kasi kailangan nyo yung i-register sa sarili nyo. And then, pagkatapos nun, libre lang yun sa amin, walang bayad. Bigay yun ng agency namin dito sa Hong Kong. Ayun, so yun lang guys, yung may share ko. So, it takes 2 months na nakaalis ako kaagad. And then sana, it takes 2 years bago ako makabalik ng Pilipinas. And I'm successful, char. So, thank you so much for watching. And please subscribe to my channel. Love you all.